to my channel. So ngayong araw na to is magmumukbang ako at nagluto ako ng aking kakainin na tortang talong. Tortang talong at saka ayan, corned beef. So ang sasawang ko sa tortang talong is ketchup. So ngayon is magpapaka social naman tayo ng konti. Magtitinidor tayo, ganun. So syempre syempre, bago nga pala ang lahat, syempre, magpapasalamat tayo dito sa pagkain na nandito ngayon sa aking harapan. So, marami-rami na rin yung aking naimukbang. So, okay, yun nga guys, nagpapasalamat tayo sa Diyos dito sa pagkain na to na nasa aking harapan ngayon. Thanks God dito sa pagkain na to at syempre, sana i-bless mo tong pagkain na to at syempre, paki-bless na rin po yung mga nanonood ngayon dyan. At sana lagi kayong okay dyan. At sana lagi tayong okay palagi. At ayun na nga. Kumuha na kayo ng mga pagkain at sabayan nyo akong kumain. Kasi ang ulam ko nga is tortang talong at saka corned beef. So tara guys, kain tayo. Ayan. So ganito ang buhay dito sa Pilipinas. Marami naman pwedeng gawing pagkain, kaso minsan kailangan mo rin ng mga gantong pagkain. Hindi naman pwedeng puro na lang karne, diba? So, yun tayo guys. Ayan. Harap. Sarap ng corned beef. Kamusta kayo yung old guys? Yung araw-araw niyong yawain. Sana okay lang kayo palagi. Ayan, torta ko. Tortang pangmasa. Ginawa ko rito, hindi ko nilaga. Ay, hindi ko inihaw. Nilaga ko lang siya. Para ano, tipid sa huling ba yun? Magpapabaga ka pa. Pag nilaga, lumambot. Di, pwede na yun, di ba? So, ngayong araw na ito mainit. Sa mga ka-subscriber ko dyan. Sige lang guys, post lang ng mga video ninyo. Dami ng YouTuber ngayon. So yun nga, meron ako napanood kanina sa YouTube kasi nga yung aking watch hour is nababawasan. Chinek ko yung aking email sa mga message doon. Ang dami kong spam. So siguro nga yun na yun. Kasi sabi nila pag marami ng spam, nabawasan ni YouTube yung watch hour mo. So, ganun siya kahigpit. Kasi nga, sa dami na ng, kaya naman nag-aano na si YouTube ngayon, sobrang nag-agigpit na kasi nga, sobrang ang dami na maging gusto maging YouTuber.
So, ayan guys, sabi lang nag-stop yung aking pag-video kasi naubusan na ako ng ano sa files ko ay ng memory. So, kailangan mag-delete muna ako ng naka-store sa aking files. So, yun na nga guys. Tuloy natin. Sana ba kanina? Yun na nga. Yung nagbabawas yung aking WhatsApp dahil nga sa dami kong spam. Daming spam dun sa ano ko. So, ganun pala yun. Kaya, yung mga nakaka-encounter din ng ganyan dyan, yun ang dahilan. Kasi yung iba kasi minsan, ano, susubscribes lang sila kasi gusto nilang masubscribes mo rin sila. Pero hindi naman nanonood. So, ganun ang nangyayari. So, yun nga guys, hintay na lang natin sa YouTube kung anong gagawin niya sa aking channel. Nga. Basta, kumain muna tayo. Kasi yun naman talaga ang content ko rito sa YouTube ko, yung magmukbang nga, diba? Mukbang at saka nagkwento ng kung ano-ano na lang. At least tayo yung mga ginagawa natin, yung sarili nating gawa, diba? Kasi kapag mag-ano pa tayo ng mga copy pa tayo ng mga video para lang i-post sa mga ano natin, baka mamaya magkaroon pa ng problema, diba? Kaya mainam na yung sarili nating gawa. Kung nangatandaan nyo nun yung may naitulpo siya. Naitulpo siya kasi nga kinakopy niya yung mga nire-repost niya yung mga ano ni ano ni Tulfo in action. Diba na ano siya? Natulpo nga siya. So, iwasan natin yan. Kagabi ano, nandun ako sa, kumain ako sa McDonald's, hindi McDonald's, kundi mga inasal. At talagang nag-unrealize ako. Kaya lang hindi ako nakapag-record doon kasi maraming tao. Basta tinignan ko lang kung gaano karami yung makakain kong kanin. Kasi nga, unli, diba? Unli rice. So, tinagaan kong kainin yung tatlong, ano, ganun, nagbinibigay nila. Kaya inuubos ko talaga yun. Tsaka, tatlong bowl na, ano, masabaw. Masabaw nila para lang, ano, parang pinakulo ang sinigang mix kasi maasim. Parang ganun siya. Pero masarap yung pag-aasim niya. Tanggal umay. Reviewin nga pala natin yung ano guys. Tuta, nagdadalda naman ako rito. Reviewin natin yung ano, yung... Kanong pagkakaiba ng Divisoria at saka ng Tay Tay Changge. Ang masasabi ko doon,
yun nga guys, ang masasabi ko doon is ang Tay Tay Changge is maliit lang siya. Maliit lang yung bilihan. Yun nga, maraming mura kasi nga ano sila, direct sa tahian sila. Kumbaga yung mga talagang galing tahian na mga damit. Yun. Tapos ayo guys ha. Yun na. Galing tahian yung mga inaano nilang damit doon. Binibenta nilang mga damit doon. Talagang pangmasa yung price niya. So yun ang pagkakaiba ng ano ng mga product naman sa Divisoria is yung mga marami, masyadong marami sa Divisoria, nakakahilo kasi magkatabi yung 999 building at saka 168 building. So sobrang mahihilo ka doon. Kadami ng mga bilihin, iba't ibang klase, ilang floor 'yon na maluwang at saka yung mga ano nila, yung mga stool nila is malalaki, hindi katulad nung sa Tay Tay na sobrang anliliit lang ng mga ano nila. At maliit talaga siya. Kumbaga, parang sumikat na lang yung Tay Tay Changge dahil nga siyempre napupuntahan ng mga artista, ganon. Na-curious yung mga artista. So, ganon, kahit sumikat siya. Pero, mas marami talaga mabibili sa Divisoria. Andun halos lahat sa Divisoria. Kaya, para sa akin, mas okay ang Divisoria kaysa Tay Tay Changge. Kasi yung ibang mga products dun sa Tay Tay, nandun na rin sa Divisoria. Dinadala na rin ng mga nag-wholesaler dun sa Divisoria. Yun yun. So, ang mga tao lang kasi, naku-furious lang talaga sa Tay Tay Changge. Katulad ko, na-curious ako, pinuntahan ko, tinignan ko. So, yun, nakita ko nga ganun. Sa Divisoria naman, sobrang pagod ka naman doon. Kasi, ang hirap hanapin yung mga pwesto ng mga supplier. Dahil ang dami nga, nakakasakit sa paa. Tapos talagang mahihilo ka sa kababalik-balik, kapunta rito, punta doon. Tapos yung ibang mga items mo nandun sa 168. So nakakapagod talaga. As in nakakapagod. So ngayon ko na-realize kung paano ang pagod ng mga online selling sailor. Na umamalente ka talaga. Nahanapin mo yung mga mura para lang nabigyan mo na magandang price yung mga reseller mo. Kasi may mga reseller kasi na nandun na tayo. Pero sinabi mo sa supplier mo na kailangan mo yung items na yun. May time na nabibenta pala nila, ganun. So, pagdating mo, wala na yung ano mo. Tapos, bigyan mo na option yung mga reseller mo. So, ayaw nila. So, ganun kahirap yung maging online seller. Lalo, ikaw yung namamalengke. Mas maganda yung maging online seller ka na dumadating na lang yung mga tinitinda mo. Eh, magkano lang naman yung kinikita. Bariya-bariya lang yung kinikita. Tapos, pagod mo pa. Tapos, makikipagsiksikan ka dahil, siyempre, magka-holiday season. Ang dami-daming tao, grabe. Maski naman sa Tay Tay, Changge, ang dami rin tao nung pumunta ako. yun nga. Tingnan nyo guys, diyan sa ano ko, sa aking video sa mga
videos ko, andyan yon. Kasi vlogs ko yon. So yun na nga kasi gabi na naman, dami kong nakain na kanin. So okay guys, tapos ko na aking magmumukbang kasi wala na yung pagkain ko, yung kanin ko tapos na. So thank you guys for watching at sana lagi inyong subaybayan yung mga pinupost kong mga video maski wala lang kakwenta-kwenta, makapag-post lang. So thank you guys for watching at God bless you all palagi at bye!